ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamaho, mga buksingero. So mga par, taos pusong nagpapasalamat nga po ang Japanese monster na Uya Inoue sa kampo ni Stephen Fulton sa pagtanggap nito sa napuspon na laban nila na dapat gaganapin sa May 7 nitong taong kasalukuyan, kung saan nilipat ito sa July 25. Same place, same venue pa rin mga idol. Subalit kasabay nito mga idol, brutal din ang sinabi ni Inoue na siya daw talaga mananalo sa upcoming na unification fight kontra kay Fulton. Kahit nagdamo pa ito ng injury sa tuhod kamakailan lang, dahilan para mapuspon ang bakbakan nila. Subalit may mga fans pa rin mga idol na ayaw maniwala sa injury ni Inoue na tila may konting drama daw sa likod nito. At isa nga sa mga rason dito mga idol, pinapatagalan daw ng kampo ng Japanese monster ang laban. Dahil habang tumatagal daw ito, mas lalong nahihirapan daw si Fulton sa pagmintin nito sa kanyang timbang na 122 pounds. Napagbasihan ng mga fans mga idol ang ganitong senaryo dahil may report na sagad na daw si Fulton sa super bantamweight at gusto na nito umakyat ng timbang sa 126 pounds. Well, ang ganitong tsori mga idol ay wala pang basihan. Pananaw lang ito ng mga ilang boxing fans. Wala naman ebidensya na magpapatunay dito na ito talaga ang dahilan kung bakit napuspon ang unification fight. Basta ang legit mga idol na move po ang bakbakan dahil sa injury ni Inoue at nanghingi siya ng konting panahon para makarecover ng maayos. Para 100% ito handa sa oras ng sagupaan nila ni Fulton. Samantala, matapos po ang naging bakbakan sa pagitan ni David Benavides at Caleb Plant noong linggo mga idol, may naging reaction po dito mga idol ang top rank CEO na si Bob Arum sa pay-per-view buys ng laban ng dalawang super middleweight superstar, kung saan natawa si Bob Arum mga idol sa ratings ng pay-per-view ng PBC. Dahil ayon sa kanyang source mga idol, hindi daw umabot ng 100,000 pay-per-view buys ang bakbakan ni David Benavides at Caleb Plant. More or less daw mga idol, sabi ni Tanda, sakto lang daw o hindi umabot sa break-even ang kinita ng PBC sa pay-per-view. View. Dagdag pa ng legendary promoter mga idol, hilaw pa daw ito para ilagay sa pay-per-view dahil average lamang ang naging laban. Hindi ito kagaya sa super fight ni Ryan Garcia kontra kay Tank Davis o Vasily Lomachenko kontra kay Devin Haney. Pero gayon pa man mga idol, ang ganitong numbers galing lamang sa source ni Bob Arum. Wala pa may official report sa pay-per-view ni Caleb Plant at David Benavides kung kumita ba o nalugi ang bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, sparring partners ni Cuadro Alas na nakalaban niya kahapon sa Omega Gym na si Rodex Piala, nagpasalamat kay Casamero sa experience na binigay daw sa kanya. Hindi niya daw in-expect na bomba ang kanilang sparring mga idol. Sa mga hindi nakakaalam kay Rodex Piala mga idol, isa po itong undefeated boxer na may kartadang 7 wins at 1 knockout. Umaarangkada po ito mga idol sa featherweight division. Kaya kapansin-pansin talaga mga idol na solid at medyo may kalakihan ang katawan kumpara kay Cuadro Alas. Maganda naman po ang pinakita kita ni Rodex mga idol sa sparring kay Casamero. Malilinis din ang kanyang mga patama kay Alas. Pero nanibago lang siya siguro mga idol sa kagaya ni Casamero na isang legit na power puncher sa bakbakan. Kaya nasasabi nito na binumbahan siya sa laban.